So, ayun na nga mga kaibigan, welcome na naman po muli sa channel ni Kuya Dudes. Medyo na busy-busy ng konti si Kuya Dudes eh, kaya hindi tayo masyadong naka-upload ngayong linggo. Okay mga kaibigan, ngayon, malamang alam nyo na yan, nandiyan na kasi yan sa caption. Nabasa nyo na rin kung ano yung gagawin natin ngayon. Always natin ilalagay mga kaibigan yung shoutout natin sa hulihan para okay. So, wala na ako masyadong sasabihin mga kaibigan para mampisa na natin. Mampisa natin. Punta tayo sa PC. So, let's get it started! Paalala lang pala mga kaibigan. Kailangan natin dito ng higher version na Photoshop. Ito kasi yung gamit ko is Photoshop 2020 na ito. Kaya, advice ko rin sa inyo mga kaibigan, mas maganda yung Photoshop 2020. Napakarami niya ng pictures. Napakarami ng binago, maraming dinagdag, hindi ka na mahirapan. Isa sa pinakamagandang dinagdag niya is yung silik subject. Kahit magulo yung, kahit marami yung mga bulaklakan yung background mo, kahit iba-iba yung kulay ng background, kahit hindi siya solid color, kahit sabihin natin mga bulaklakan, tapos nasa gitna ka. Pag silik mo ng subject, automatic isi-silik niya, ikaw lang. Galing. Panoorin nyo rin sa YouTube yung kung ano yung mga binago, kung ano yung mga dinagdag ng Photoshop 2020. Kaya, advice ko lang sa inyo mga kaibigan, napakaganda. Photoshop 2020. Okay, umpisa na natin. Okay, magdadrag ako ng ano, ang unahin natin, yung black and white. Okay. Ito na siya. Black and white muna. Then, zoom natin. Kung i-zoom ko mga kaibigan, halimbawa lang na wala yung binigay sa inyong logo o yung sinesearch yung logo is wala na talagang, wala na kayong mapili ang iba na medyo malinaw-linaw. Halimbawa lang ha, ganito na yung nakuha nyo. Gagawa na lang natin ng paraan. Ganito. And then, Control Alt I. Unahin natin yung resolution. Gawin yung 300. Then, gawin yung 4,000 pixels. Then, hit nyo OK. Boom! Ayan siya. Medyo gumanda na pero kulang pa. And then, done tayo ng filter. Kailangan natin ni Gaussian Blur yan. Para maging pulido itong mga gilid mamaya. Then, filter. Convert to smart filter natin muna. Yan, convert na natin. Filter, blur, Gaussian blur. Yan. Mas maganda yung itong gilid. Mas okay pag medyo malapad-lapad yung kakainin ng blur para lumaki ng konti itong black na to. Kasi yan yung magiging aging natin mamaya para hindi magmukhang lagari. Okay. Tansyahin nyo lang mga kaibigan. Siguro sapat na. Okay natin. Then, pag in-okay nyo na, punta tayo ng adjustment layer. Then, curves. Then, zoom natin ng konti. Ay, yung zoom, sa scroll yan. And then, tulak natin ng konti. Tulak mo to. Then, tulak mo yung kabila. Oh, gumaganda na siya. Oh, ayan na. Zoom natin ng konti. Kung titingnan nyo mga kaibigan, di ba? Oops. Yo. Direct natin ng konti. Oh, pulido na siya. Pati yung text, maganda tingnan mga kaibigan. Yan po yung power ng curves. Okay. Okay, nakita nyo na. Sana nakatulong mga kaibigan. Proceed tayo dun sa ano. Save nyo na lang. Madali na siguro. Alam nyo na rin yung pagsisave. Ganun lang mga kaibigan yung ginagawa ko sa mga logo na wala na talagang ibang mga search. O kaya yung mga binibigay ng customer na sobrang labo na tapos walang mahanap sa internet, ganun ang gawin natin. Make sure lang mga kaibigan na yung background is white kung black yung ating
kung black yung ating ginagawa. And then kung white naman siya, gawin nating black yung background para lagi siyang lumutang, para madaling gamitin ng curves. Okay? Tutuloy ko muna saglit mga kaibigan. Kung sa umpisa pa lang, nagustuhan mo tong video na to, pa-subscribe naman. I-click mo lang yan. Yan. Pati yung notification bell. Para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, balik tayo. Proceed tayo next. Proceed tayo dito. Ito naman yung may kulay. Ay, napakalabo mga kaibigan. Paalala ko lang mga kaibigan, yung mga ganito kalabo, hindi mo na talagang makukuha yung talagang hinahanap mong ganda, yung details, pero magagawan pa natin ng paraan na mapalinaw. Pero yung talagang tunay na ganda, hindi na natin talaga makukuha ng sakto na 100% makukuha natin. Kasi talagang napakalabo na. Ito yung mga diskarte mga kaibigan, kung no choice. Walang pagpipilian sa Tagalog, sa Espanyol. Okay, mag-umpisa na tayo. Okay, ito na. Katulad nito, laging opposite color pag ganito, dapat mga black lang, ay mga white lang yung background. Okay, una natin, kunin natin yung kulay. Kunin mo yung kulay, yan, nasa foreground na. Pwede nyong i-add dito sa swatches para mapunta sa library. Sa akin kasi medyo nagluloko, kaya hindi ko na, ikakopy ko na lang itong nasa baba. Copy. Kung bakit natin ginagawa yun, kasi gagawin, ibabalik natin yung kulay na yan mamaya. Kasi gagawin pa natin itong black and white eh. Ganito. Ctrl-Alt-I uli. Yung preserve details 2.0 pa rin. Gagawin natin 300. Always unahin nyo yung resolution. Then, ito, huwag nyo kalimutan lagi na dapat connected lagi yan. Aspect ratio ito eh. Then, dapat connectado sila para hindi ka na nagbabago sa taas. Sa width. Okay, gawin natin 4,000. And then, hit okay. Ito mga kaibigan, ayan na siya. Medyo pangit pa rin. Hindi pa siya ganun kapulido. Need natin, kailangan natin siyang gawing black and white. Sa pagba black and white, ang shortcut, Ctrl-Shift-U. Ayan na siya, black and white na. Kaya ako kinuha yung green kanina para maibalik natin mamaya. Kasi gagawin natin black and white. So, ayan na nga. Ulit, filter. Convert ko lang sa smart filter. Kung bakit natin kino-convert sa smart filter? Kasi gagamit tayo ng filter ng blur. At kung anong dahilan, hindi ko alam. Napanood ko lang. Okay, Gaussian blur natin. So, siguro sapat na. Adjust natin ng konti. Pag sa tingin nyo mga kaibigan, medyo lumapad lang yung black dito. Okay na yan. Kasi yan yung sa tingin nyo na magiging pantay yung aging mamaya. Mas medyo malabo lang ng konti pag tinignan nyo dito sa desktop ay yung main. Yan, okay na. So, yan na. Balik tayo sa adjustment layer curves. Ayan na. Tulak uli. Dating gawi. And then, tulak uli. Zoom natin ng konti para matansya natin yung ano. Ito yung sinasabi ko mga kaibigan na hindi na natin kayang kunin yung ano. So, yan siguro pwede na. Ibang bako-bako. Kayo na bahala mag-ayos. Pero ako tamad na ako mag-ayos ng mga kaibigan. Pero dito naman, na-adjust naman siya kung kailangan mo pa ng yan, pulido. So, okay na yan. And then, i-merge ko na yung layer para makulayan ko.
Merge ko ng layer. Yung pag-merge ng layer, mga kaibigan, shortcut ko na lang. Control Shift, tapos E, as in elephant. And then, erase natin yung ating background. Gagawin natin transparent. Indot ng letter E, eraser tool, letter E yan. Magic eraser tool. Okay, click ko lang to. Click, click, click. Tanggalin ko lahat yung white. So, yan na. And then, sa pagkukulay, ito na yung kanyang kanina. Hindi naman natin binago. Nasa foreground pa rin natin. Wala naman tayong ginawang ano. And then, paint bucket tool. Yan. Paint bucket tool din. Click natin yung ating boom. Click natin yung ena. Yan na yung kulay niya. Ah, kahit yung gilid niya, mga kaibigan, pulido. Kaya lang, medyo hindi siya ganun ka pulido ng bilog. Eh, sinasabi ko kanina na may hirapan tayo. Pero okay na rin at least kisa dun sa dati nating layout. So, yan na. Ganun lang, mga kaibigan, kasimple yung pagbabalik ng kulay. Malinaw na. Oh, di ba? Pwede nyo nang gawing Victor. Oo. Then, save nyo na. Then, proceed tayo sa logo. Sa logo, mga kaibigan, kung titignan natin itong mga, yung logo na to, akala mo malinaw. Pero pag i-zoom natin, yan, nakikita mo yan yung ating malabo. Malabo siya, malabo. And then, gagawin natin, ganun lang rin uli. Tip lang ito, mga kaibigan, ha. Kasi hindi ko pa rin talaga siya nadadali ng parang wala, hindi ko alam kung anong paraan yung sa talagang malabo masyadong logo. Paring makatulong itong ginagawa natin. Gawin ko 4,000 pixel. Then, okay. Preserve details. Yan. Kung, o diba? Unlike dun kanina, mga kaibigan, malaking tulong talaga itong preserve details 2.0 na to. Unlike dun kanina, magbukas pa tayo ng isang logo. Katulad nito, mga kaibigan. Ayan, napakalabo. Oh. Titignan nyo, di ba? Napakalabo. Pero kung i-preserve details natin yan. Tatasan natin resolution. Magpo 4,000 tayo with preserve details 2.0. Reduce noise 50. Malaking may tutulong niya sa ating pamahalaan. Kahit sabihin natin, hindi niya ganun nakukuha ng gusto. Yung ating gusto. Pwede na kung talagang wala tayong ibang mapagkukunan. Eh, ito naman mga kaibigan. Tip lang. Pero kung gusto nating palinawin to, eh talagang manumano. Gagawin natin ang paraan. Pero yung mga shortcut na katulad ng ginagawa ko kanina, hindi ko pa nadidiscovery, eh baka may nakadiscovery na sa inyo dyan, eh ituro na lang natin. Mag-comment na lang kayo dyan sa baba. Okay? Okay, mga kaibigan, batian portion na tayo. May bago pala akong technique, mga kaibigan, sa pag-shoutout. Kahit hindi na kayo magsabi. I-shoutout ko, limbawa, video ko na to. Lahat ng mga nag-comment dito sa video ko na to. Next video ko, i-shoutout ko lahat ng mga nag-comment. Okay, ganun lang yung flow. Video ko na to, next video, i-shoutout ko lahat na nag-comment. Then yung video ko naman yung sa unahan, next video ko, lahat na nag-comment doon, i-shoutout ko rin. Okay, para yung mga nag-comment, nababanggit naman natin sila. Kumbaga, nabibigyan sila ng pansin. Okay? So, ang nauna nag-comment, si God Tangura. God Tangururang. Ang hirap ng pangalan mo, ha? Shoutout sa'yo, kaibigan. Johnny Galicia. Shoutout sa'yo, kaibigan. Shipadu. Salamat sa inyo, mga katrupa peeps. Daryl Jid Tubay, sir. Shoutout sa'yo, kaibigan. Jason Pauline. Shoutout sa'yo, kaibigan. And Jacqueline Portilla. Kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Muli, Sir Luel Calextro, kilala ko na siya kasi nakaraan nagpa-shoutout din siya. Para nakikilala ko na kayo, di ba? Maganda. And BB Slab,
Shout out sa inyong lahat. Marami pong salamat sa pagsuporta niyo kay Kedudes. So, ganun lang mga tip na maibibigay sa inyo ni Kedudes. Maraming salamat sa patuloy na inyong suporta sa channel ni Kuya Dudes. And kung nagustuhan mo itong video na to, isang bagsak naman ng like, ng share, ng comment, and pa-subscribe na rin. Hanggang sa muli, Kuya Dudes signing off. Peace! Bye-bye! In 3, 2, 1!